Sumabay ka lang sa agos ng buhay. Harapin mo lahat ng takot mo dahil yan ang magdadala sa'yo sa tagumpay. Kakatapos lang namin mag free diving and kakatapos lang din namin mag lunch. So, ito yung lugar, yan, sa White Sands. Ito yung boat na ginamit namin kanina. Ayan, so, gusto ko lang i-share sa inyo yung experience na to, no? Kasi, naalala ko way back, a year ago, no? Nung time na nagtatrabaho pa ako, nung time na empleyado pa ako. Ito talaga yung mga bagay na hindi ko talaga na-experience, no? So, talagang I just realized, lalo na ngayon na nag-negosyo na ako, talagang nakikita ko talaga yung difference, di ba? Kasi alam naman natin, pag nagtatrabaho ka, para maka-experience ka ng luxury life, para maka-experience ka ng bakasyon, di ba? Talagang kailangan mo pang mag-leave, kailangan mo pang mag-ipon ng malaking pera para talagang ma-experience yung ganito, 'di ba? And alam mo yung feeling na hindi mo talaga siya sobrang ma-enjoy kasi alam mo sa sarili mo na after ng ilang days ng bakasyon, after ng ilang days na pasarap, alam mo sa sarili mo na magba-back to reality ka na naman, 'di ba? And that's the one thing talaga na sobrang na-appreciate ko sa pagninegosyo na ginagawa namin ngayon kasi syempre, talagang hawak mo yung oras mo. Pwede kang gumastos as much as you can, kahit magkano pwede mong gastusin, di ba? Kasi alam mo sa sarili mo na kahit nasa bakasyon ka, ang income tuloy-tuloy, di ba? Like kagaya niyan, almost 3 days kami dito sa Batangas, pero yung income ko in 3 days nasa 6 digits pa din. Hindi pa kasama dun yung sa partner ko, di ba? So, sobrang sarap lang sa feeling, no? Kasi talagang naalala ko talaga dati, nung time na nag-e-empleyado ko, ito yung mga gusto kong ma-experience, 'di ba? Kasi ako talagang mahilig ako magbakasyon, mahilig talaga ako sa dagat, 'di ba? And ever since talaga pangarap ko yung nagbabakasyon ka na relax ka lang talaga and gusto mo yung feeling na lahat ng gusto mong bilhin, mabili mo talaga, 'di ba? And I'm very thankful and grateful talaga sa opportunity na ginagawa namin. I'm very thankful with this kind of business, 'di ba? So alam naman natin nasa industry ako ng network marketing and I'm very glad na 12 years ago nang pinakita sa akin yung ganitong business trinay ko, nilakasan ko yung loob ko, hindi ako nagduda and buti na lang talaga trinabaho ko, diba? Kasi ngayon na-experience ko na talaga yung time and financial freedom, diba? And ang sarap lang din talaga sa pakiramdam na yung habang nasa bakasyon ka, hindi ka nag-aalala, I mean na baka mamaya maubusan ka ng pera, hindi ka nag-aalala na pag-uwi mo, back to reality ka na naman ng buhay, na pagkatapos mong magbakasyon, pagkatapos magpasarap, pabalik ka na naman sa trabaho, di ba? So, ang sarap sa feeling na talagang yung literal, yung genuine talaga na masaya ka talaga, na alam mo yung habang nagre-relax ka, habang nag-enjoy ka, habang gumagastos ka, and ang masarap na part, kasama ko pa dito yung team ko, yung mga business partners ko, yung leaders ko, di ba? So, pure happiness talaga. Na alam mo yun, alam mo sa sarili mo na hindi ka nagmamadali, walang boss na magagalit sa'yo, and alam mo yung kahit mag-extend ka, walang problema kasi hawak mo yung oras mo, di ba? And para sa akin, wala nang masasarap sa pakiramdam syempre na hawak natin yung oras natin, di ba? Kaya sa lahat ng viewers natin ngayon, sa lahat ng mga nanonood, huwag tayong matakot na sumubok ng other basket of income, huwag tayong matakot na mag-try ng ibang pagkakataan. Kung meron ka ng pinagkakataan ngayon, kung meron ka ng full-time job ngayon, kung meron ka ng kinikita dyan, okay naman yan. Pero para sa akin, walang masama magdagdag ng pagkakakitaan, di ba? Kahit hindi ka mag-join sa business namin, what I'm trying to say is try natin magkaroon ng other source of income. Let's say, aralin mo pa paano magbenta, aralin mo mag-sell online. Ang importante, meron tayong other source of income, di ba? So, wag natin sayangin yung potential natin, di ba? So, tip number one, wag mo sayangin ang potential mo. Mag-explore tayo ng todo sa buhay, di ba? Kasi sabi nga, life is so short. Lalo na ngayon na may COVID, lalo na ngayon may pandemic, we can never tell what's gonna happen, di ba? Na pag tinamaan ka, hindi natin masabi kung malalaba yung ano natin, yung malalaba yung ma-feel natin pag nagkaroon tayo ng ganyan, di ba? So,
make the most out of it habang nandito tayo sa mundong ibabaw, habang nandito tayo sa mundo, 'di ba? Alam mo 'yun, i-goal natin na kumita ng malaking pera, i-goal natin na mabigyan ng masarap na buhay yung mga pamilya natin, 'di ba? Kaya talagang ako sobrang grateful and thankful talaga ako sa ganitong opportunity, kasi kahit papaano ngayon napapa-experience ko na sa pamilya ko talaga yung masarap na buhay, 'di ba? Especially like ngayon, meron na rin ako sariling family, I have 2 kids, 'di ba? So, kahit papano naman, yung mga bagay na na-experience ko na mahirap dati nung bata ako, ngayon talagang hindi ko hinayaan na ma-experience nila, di ba? And alam naman natin, usually pag parents na, minsan nagtitipid na, minsan hindi na natin nagagawa yung mga bagay na gusto natin. It's because imbis na bilhin natin para sa sarili natin, imbis magbakasyon tayo, minsan ibibigay na lang natin sa mga anak natin, 'di ba? So that's the one thing na ayokong mangyari. Na gusto ko kahit na may anak na ako, kaming mag-asawa, kami ni Nico, still na e-enjoy pa rin namin yung income namin. E-enjoy pa rin namin na makapunta sa iba't ibang lugar, makapag-vacation, disente, mabili pa rin yung mga bagay na gusto namin, 'di ba? So kaya sa mga viewers natin, huwag tayong matakot sumubok sa opportunity. Lakasan natin ang loob natin. Huwag mo sayangin yung potential mo. And alam mo 'yon, ibigay natin yung best natin sa lahat ng bagay na ginagawa natin, 'di ba? So sabi nga, minsan ka lang mabuhay sa mundo, sarapan mo na, 'di ba? Sabi nga, hindi naman kasalanan ang ipanganak kang mahirap. Ang kasalanan ang mamatay kang mahirap sa buhay mo, kasi ni minsan sa buhay mo hindi mo winwork out yung maman, 'di ba? So lalo na pag medyo nasa 30s ka na, 'di ba? Kailangan talaga medyo unti-unti na tayo nagbi-build ng ano natin, ng house natin. Unti-unti na tayo nagbi-build ng mga bagay na gusto natin marating, 'di ba? So lalo na kung 40s to 50s ka na, 'di ba? Mas lalo talagang dapat na magsikap tayo sa buhay, 'di ba? Kasi 'yan yung medyo patapos na eh, 'di ba? So huwag kang papayag na mamawala ka sa mundong ibabaw nang hindi mo ma-experience yung ganitong buhay, nang hindi mo ma-experience yung creation ni Lord, 'di ba? Kasi sa totoo lang, ako sa kaka-travel ko, sa ang dami ko ng mga bansang napuntahan, ang dami ko ng mga bansa, I mean lugar na mga napuntahan dito sa Pilipinas, and I can say na sobrang ganda talaga ng mga creation ni Lord, and I'm very thankful na ginawa ko yung ganitong business, kasi kung hindi ko siya ginawa, hindi ko naman ma-experience yung ganitong buhay, di ba? Kaya lakasan lang talaga ng loob, face your fear, and huwag na huwag mong sayangin ang potential mo, okay? So, God bless everyone. I hope meron kayong natutunan. And please don't forget to subscribe to my YouTube channel, di ba? Para medyo naman dumami ang ating subscribers. So, I hope may natutunan kayo. Bye, guys!